Hello everyone, welcome to TowerPH TV. So another unboxing video tayo as part of our trading card series. So we're going to unbox our hauls from Box Break Hub. So big shout out kay Paul and Bernice. Yung loot natin kay Mike Rodriguez. Yung loot natin from Juno Duran. And yung isang loot natin from Francis Lozano. So, some of these guys I purchased kasi nga as we said, iniipon natin yung mga cards ni Kobe na merong trophy. So, for now, yun pa lang yung meron tayo. Then, ito yung ating nakuhang loots dun sa Box Break Hub number 169. Medyo exciting tong loots na to guys kasi nakakuha tayo ng, ano, ng magagandang cards dito. So, yun guys, umpisa na natin. So, yun yung nakakatuwa dito, no, guys. So, as you can see, talagang ginagawa nila ng paraan lahat para ma-protect yung card. Kasi, they all know that sa mga collectors talagang valuable tong mga cards. Although, hindi ganun ka... Yung materials na ginagamit nila, hindi ganun ka-expensive. So, kung available na materials sa kanila. As compared dun sa mga medyo established na like kay Box Break Hub. So, yun, mayroon pa siyang box and yun properly sealed yung mga cards. So, ito yung mga nakuha nating cards kay Box Break Hub dun sa Box Break number 169. As in, medyo maganda nga yung cards natin dito. So, we got yung NBA debut ni Zion Williamson. So, this card is quite on the high side. Hit siya kasi rookie card siya ni Zion Williamson. And yun nga, NBA debut siya from Mosaic. Hindi naman siya insert, pero the fact na rookie card siya makes it more na hinahanap ng mga ibang tao. Especially pag lalong gumanda yung career ni Zion Williamson. This one is an insert card, pero hindi siya rookie. Kahit maganda yung card niya, hindi siya ganun kahabulin ng mga tao. But because of the, ayun, sa player... sa tingin ko ngayon si Lonzo Ball nasa Chicago na, so this card medyo may value pa rin siya pero hindi ganun kataas. Another card si JJ Redick from Pelicans. By the way, ang nakuha ko nga pala guys is yung Pelicans tsaka yung New Orleans Pelicans tsaka yung New York Knicks. So si JJ Redick just retired, so I think this will be his last set of cards as an active player. Then we have Nicolò Melli, another rookie from Pelicans, but compared kay Zion Williamson, hindi siya ganun kakilala. Kasi si Zion Williamson, bago pa pumasok ng NBA, medyo ano na siya na-hype na siya or kilala na siya. Then we have Jackson Hayes, another rookie for New Orleans Pelicans. So tingnan guys, medyo marami tayong rookie na nakuha. And yun nga, hindi rin siya... ganun ka popular compared kay Zion Williamson, but if he improves, then lalaki yung value nitong card na to or tataas yung value niya. Then another JJ Redick na card, tapos NBA debut ni Nicolò Melli. So for some of us collectors guys, what we are hoping for is for these players na mag-improve or gumanda yung laro nila para yun, tumataas yung value.
Now going to New York Knicks. So we got NBA debut RJ Barrett. So si RJ Barrett is one of the rising stars ng New York Knicks, and ito yung rookie card niya. And NBA debut. So medyo mataas din yung value nito, and mas tataas pa yung value niya pag nag-improve pa yung ano, yung game ni ano, ni RJ Barrett. Then we have another RJ Barrett na rookie card. Ito yung base card na Mosaic. I think this one is a variation. So same base rookie card, pero iba yung forma ni ano, ni RJ Barrett. So then yung sa mga common cards na kuha natin, we have Julius Randle and si Frank. So yun guys, medyo hirap big kasi ng ano niya eh, surname niya. Tilikina. So yun. So yun guys, yung mga nakuha nating cards from Box Break Hub, and itong dalawa or itong tatlong to yung ano natin, medyo aalagaan natin, and hopefully mas tumaas pa yung value nila. So going to our next card. So ito is mga cards na kinuha natin. This one I think is a preview. So cut natin siya. So yun. So yung pinaka card na kinuha natin sa kanya is itong 2007-2008 NBA MVP ni Kobe Bryant. So pandagdag dun sa collections natin ng mga Kobe Bryant na may rookie cards. Sinama niyang mga freebies. Ito yung card ni Glenn Rice, medyo insert siya, no? Refractor yata tawag dito, or holo. So we have Glenn Rice na Crusade. We have Jordan Bell na rookie card from I think 2017-2018. Terrence Ferguson Oklahoma Thunders 2017-2018, then another rookie card. Then si Rashard Lewis. So isa sa mga magaling na players to nung Seattle before, na kasama ni Kevin Durant. This card is from 2003. And Gershon Yabusel from Boston Celtics, another rookie card. So these are the example guys ng mga rookie cards na ayan, pinamimigay na lang ngayon as preview, kasi yung mga players nila medyo hindi sila make up yung laro. And although sa tingin ko meron namang mga ibang collectors na nagko-collect din sa kanila, like for example yung collecting yung Boston Celtics sa personal collection, personal team collection yan. So hanapin nila yung mga ganito. But for most, since hindi nga make up yung career ni itong ni Gershon, yun, yung card niya medyo mababa or walang value. So as for our third, so ito yung nakuha natin kay Francis, isa sa Duck Race. Then I believe yung iba dito kinuha natin, but mostly napanalo na natin sa Duck Race. So
So yun. So we have yung base card ni Ja Morant. So second year na to, no, compared sa rookie card niya, medyo mas mababa na yung value nito. Then we have yung NBA hoops na 2021, also up Ja Morant. And itong Elijah Hughes na laser, green yellow na laser from Donruss. So rated rookie siya. Rookie card ni Elijah Hughes. So yan, tulad niyan, this one is a parallel, medyo ngayon maganda yung value niya, pero pag gumaling si Elijah Hughes, then mas tataas pa yung value nitong card na to. Rookie cards ni Ja Morant ngayon, medyo mataas ang value kasi isa sa mga upcoming superstars ito si yan, eh, si Ja Morant, dahil sobrang exciting yung game niya. Then isa sa mga nakuha natin, ito yung nakuha natin sa kanya, is itong NBA hoops na slam ni Kobe Bryant. So Bryant 14 points, backboards, dishes time. So AW custom. AW custom na slam. So I don't think ito yung nakukuha dun sa NBA hoops na ano, na pack mismo, but still, since Kobe Bryant siya. And ang hirap hanapin kasi ng mga Kobe Bryant cards na merong tatlong trophy or yung third championship niya. So, we acquired this one na rin. Pandagdag na rin dun sa ating collection. But still, I'm looking for isang card na mayroon siyang hawak na yung third championship nila. And so for our last pack, so yun, so we got these cards of Kobe Bryant. Ito yung kanyang fourth championship. All in all kasi na 5 championships si ano, si Kobe Bryant. So ito yung kanyang fourth championship. And you also got another card na All-Star MVP siya. Ayan. So 4 times siyang naging All-Star MVP. Chine-check lang natin kung anong mga years yon. Then 5 times siyang naging champion. So 2001 and 2002 with Shaq. Tapos 2009-2010. And 1 time siyang naging NBA MVP. So that's it for our unwrapping, guys. Key takeaway dito sa ginagawa natin, guys, because there are people na talagang collector ng trading cards. This we can call it as investment kasi yung iba, they get yung trading cards at a low price, especially mga rookie cards. Then pag sumikat yung player, yun, tumataas yung value niya, then they can sell it. For some of for some people naman na katulad natin, we are a hardcore or diehard Kobe fan. Kasi since early career niya, nasubaybay na natin. And as said nga, yung first cards na nakuha natin is our rookie cards of Kobe Bryant. So, ang kagandahan kasi dun sa career ni Kobe Bryant is hindi lang siya magaling on the court. Eh. Pati yung off the court niya, yung marami siyang nagawa for the love of basketball, for the love of playing basketball. And yung iniwan niya na legacy sa mga players ngayon, especially yung tinatawag nilang Mamba mentality, na everyday he's beating the best of him yesterday. So laging ano, and nandun yung Mamba mentality na he always come to destroy his opponent. Dapat lagi siyang mas magaling sa kanyang opponent. Unfortunately, medyo maagang binawi si Kobe. So yung mga cards niya ngayon talagang nagtaasan, and most of the
Kobe collectors talagang kinokollect yung mga Kobe Bryant cards. So yun yung ano, yun yung mga nakukuha natin taking this or doing this hobby. This is actually celebrating the life of one athlete na nagkaroon ng ano, ng impact sa buhay natin. So thanks again guys for joining on this video. I hope may natutunan po kayo. So big shout out sa ating mga friends na trading card collector, special sa mga nakuhaan natin nito, mga friends natin na mukbangers, ASM artist, content creators, vloggers, gamers, and yung figure, action figure collectors. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe to TowerPH TV and don't forget to hit that notification bell para ma-notify po kayo pag meron tayong mga bagong videos. Yun guys, maraming salamat sa ating support and until our next video.